Magandang araw sa inyo. It's another tutorial for Circuit Analysis 1 at ang topic natin ngayon ay resistance. So ano ba ang resistance? Ito ay repulsion o pagtanggi ng isang kuryente sa loob ng isang sirkuito. O kaya ito ay ratio o tumbasang dami sa pagitan ng boltahe at daloy ng kuryente. Okay? So ang symbol ng resistance ay ito. So, may apat na factor na nakaka-apekto sa resistance. Ito ay material, length, cross-sectional area, at saka temperature. So, sa number one, yung material. So, ang wire, maraming klaseng metal na ginagamit as a wire. So, bawat metal na yun may kanya-kanyang resistivity. So, kaya ang isang factor na nakaka-apekto sa resistance ay yung type ng material na ginagamit. So, yung pangalawa, yun ay length. So, the longer the wire, the higher the resistance. Okay? So, sa pangatlo, which is the cross-sectional area, the smaller the diameter, the higher the resistance. Okay? So, yung das, which is the temperature, the higher the temperature, the higher the resistance. Okay? Now, let us discuss resistance of wire in circular mills. So, yung mga unit na ginagamit dito ay British. Kasi dalawang unit lang naman ang ginagamit sa topic na ito. Yun ay British at saka metric. Okay? So, ang formula ng resistance ay equal to R is equal to rho L over area. So, si R, yan ay resistance. Okay? Tapos si rho, that is the resistivity ng material. So, ito ay constant. Okay? At ang unit ng resistivity is circular mill ohms per feet. Okay? So, si L, that is the length of the material. Tapos si A ay area. Okay? So, yung area, ang formula niyan ay D squared. So, dapat ang unit ng diameter mo naka-mills. Tapos, pag in-squared mo yung mills na yon, magiging circular mills. Okay? Ang circular mill is a unit of area. So, ito ay equal to the area of the circle with the diameter of 1 mil. Ang ibig sabihin ng 1 mil ay 1,000 of an inch. Kaya, 1 mil is equal to 1 over 1,000 inch. Okay? So, may isa pang conversion dito. 1 circular mil is equal to pi over 4 square mils and 1 square mil is equal to 4 over pi circular mils. Okay? So, siguro marami nagtataka sa inyo bakit ang naging formula ng area sa British unit ay d squared at hindi pi d squared over 4 dahil ang formula talaga ng area ng circle ay pi d squared over 4 or pi r squared. So, yun yung ipapaliwanag natin dito. So, ang area ng circle ay pi d squared over 4 or pi r squared. That is the cross-sectional area ng circle mo. So, ito yun, yung buong kulay blue sa bilog. Okay? So, bakit naging d squared siya? Kasi during those time, wala pa naman mga calculator. So, hirap na hirap silang i-calculate yung data kapag may pi. So, ang nilagay nila yung bilog na yun sa isang square. Sabi natin, ang formula ng area ng square or ng rectangle ay length times width. So, kaya kung mapapansin mo, yung diameter ng bilog mo ay kasing taas lang din ng width ng square na ito. At yung diameter din nito sa horizontal niya ay equal din dun sa length ng square na to. Kaya kung mapapansin mo, length times width, that is the area ng square mo, at ito naman, diameter times the diameter, that is diameter squared. But, there's a condition. Dapat ang unit ng diameter mo naka-mil. So, ang ibig sabihin ng mil is 1,000 of an inch. So, kaya kahit nawala yung pi na yun, that is a close approximation nung data. So, kaya kapag kinumpit mo yung dalawang formula na yan, halos konti lang ang layo. So, kaya hindi pa rin nawawala yung unit ng circular mill sa mga wires kasi ginagamit pa rin ng US at saka ng Canada yung ganitong mga unit. So, yung ibang bansa, ang ginagamit na nila ay itong formula na pi d squared over 4 na nakametric na kasi sakto na yung buong computation ng wire. Okay? So, yun yung reason kung bakit naging d squared yung formula ng area sa circular mills. Okay? So, let us derive the unit para sa resistance.
in British unit. So, ang unit dapat ng ROMO, that is a constant value, that is the resistivity of the material, dapat yun ay naka-circular mils ohm per pit, okay? Dapat ang unit ng length mo ay naka-pit, okay? Dapat ang unit naman ng area mo ay naka-circular mils. So, kung mapapansin mo, pag in-evaluate mo yung buong unit niya sa buong formula na ito, lalabas na circular mils ohm per pit times pit over circular mils. So, the feet will cancel out, the circular mils will cancel out also, ang matitira ay ohms. Kaya ang unit ng resistance ay ohms, okay? So, sa area, dahil ang formula ng area ay D squared, dapat ang unit ng diameter mo ay naka-mils. Dahil pag in-squared mo ang mils, ang lalabas ay circular mils, okay? So, this is the table of resistivity of various materials that you need to memorize and be familiar with, kasi ito ang tutulong sa iyo para masolve mo yung mga problem regarding this topic. So, ayan. So, ang unit ito lahat ay naka-circular mils ohm per pit at 20 degrees Celsius. Okay? So, ito, kaya 20 degrees Celsius yan kasi yan yung room temperature ng US. Okay? So, kung i- lilipat mo yung data dito sa Pilipinas, magbabago itong resistivity na ito kasi hindi naman 20 degrees Celsius ang room temperature sa Pilipinas. So, gagamit ka na ng formula ng resistance with the temperature. Okay? So, mamaya tatalakayin nyo sa dulo ng topic na ito. So, ito, totoo lang itong data na ito at 20 degrees Celsius. Okay? So, let's answer some problem para maintindihan nyo paano ginagamit yung formula ng resistance sa British unit. So, what is the resistance of 100 feet length of wire with diameter 0.02 inch at 20 degrees Celsius? So, pinapahanap sa yung resistance at ang given ay 100 feet na length of copper wire at saka diameter ng wire na yun, which is 0.02 inch. Okay? So, let's solve the problem. So, since copper wire ang given, so ang gagamitin nating resistivity ay yung resistivity ng copper, which is equal to 10.37 circular mils ohm per feet. Okay? So, yung 0.02 inch na yan, na diameter, we're going to convert that into mils kasi yun na required para makuha nating unit ng area ay circular mils. So, we're going to convert the 0.02 inch into mils. So, that you have to multiply it by 1,000 mils over 1 inch. Okay? So, ang lalabas na sagot sa'yo doon ay 20 mils. Okay? So, pag nakuha mo na yung tamang unit ng diameter, pwede mo na makuha yung area. So, ang formula ng area ay D squared. Okay? So, substitute mo yung data ng diameter doon, 20 squared, ang lalabas sa'yo ay 400 circular mils. Okay? So, doon mo palang pwedeng gamitin yung formula ng resistance mo, which is equal to rho L over area. So, you substitute all of the data. Ang rho mo is 10.37. Ang length mo ay 100 feet. So, kaya 100 feet dito over the area, which is 400 circular mils. So, ang lalabas na unit dyan ay 2.59 ohms. Okay? So, problem number 2, an undetermined number of feet of wire have been used from the carton in the figure shown below. So, find the length of the remaining copper wire if it is or if it has a diameter of 1 over 16 inch and resistance of 0.5 ohm. So, ang given mga data ay diameter, that is 1 16 inch and the resistance, which is 0.5 ohm. So, ang tinatanong ay length ng copper wire na natitira dito sa box na ito. Okay? So, let's answer the problem. So, since ang given ay copper wire, so, ang gagamitin nating resistivity ay para sa copper, which is 10.37 circular mils ohm per feet. So, we're going to convert the diameter kasi naka-inch siya. So, we're going to convert that into mil. So, yung 1 over 16 inch is equal to 0.0625 inch. So, we're going to multiply 1,000 mils over 1 inch. Ang makukuha mo ay 62.5 mils. Okay? So, tsaka mo palang pwedeng gamitin yung formula ng area, which is D squared.
Okay, so you substitute the diameter dun sa formula ng area, that will be 62.5 mils quantity squared. Ang lalabas sa sagot sa iyo dun ay 3,906.25 circular mils. So, pwede na natin gamit yung formula ng resistance. Since ang hinahanap ay L, we're going to manipulate the formula and makukuha mong equation para sa length ay equal to resistance times the area over the resistivity. So, you substitute the data. So, ang lalabas dyan ay 0.5 ohm times ng 3,906.25 circular mils over 10.37 circular mils ohm per feet. So, ang lalabas sa sagot na length sa'yo ng wire ay 188.34 feet. Okay? So, for problem number 3, what is the resistance of a copper bus bar as used in the power distribution panel of a high-rise office building with the dimension indicated in the figure shown below? So, given ka ng bus bar, copper bus bar, ang length down nito ay 3 feet at ang width down nito ay 5 inch and the thickness is 1 half inch. So, pinapahanap yung resistance itong copper bus bar na ito. Okay, let's answer problem number 3. So, before we go on dun sa pinaka-computation niya, kailangan makonvert muna natin yung mga unit ng inches na yan sa mils, okay? So, yung 5 inch, we're going to convert that into mils. So, we're going to multiply 5 inch by 1,000 mils over 1 inch. So, ang kalalabasan nun ay 5,000 mils, okay? So, yung 1 half inch, we're going to convert that also into mils. So, yung 1 half inch na yan, you multiply by 1,000 mils over 1 inch. So, ang lalabas sa sagot ay 500 mils. So, yung area na kinocompute mo ay ito, yung cross-sectional area na ito. Yan. Kasi dyan dumadalo yung kuryente. Okay? So, ang magiging formula ng area mo ay width times the thickness. So, kaya magiging 5,000 mils times 500 mils. So, ang lalabas sa sagot sa'yo dyan ay 2.5 times 10 to the 6 square mils. Kasi, rectangle itong shape nito, hindi siya circle. So, we're going to convert the square mils into circular mils. So, you multiply the final answer by 4 over pi circular mils. Okay? Kasi, that is equivalent to 1 square mil. So, this square mils will cancel out. Ang lalabas sa sagot sa'yo dyan ay 3.185 times 10 to the 6 circular mils. So, pwede mo nang gamitin yung formula ng resistance which is equal to rho L over area. So, you substitute the calculated data and the given data. So, ang rho, that is 10.37 circular mils on per feet kasi copper yung given. So, you multiply by the length which is 3 feet. Okay, over the area na na-calculate mo, that is 3.185 times 10 to the 6 circular mils. So, ang lalabas sa sagot sa'yo dyan ay 9.768 times 10 to the negative 6 ohms. Okay? So, this is a table ng American wire gauge, sizes ng mga wire, kung saan naka-given yung mga designated area ng bawat wire gauge na yan in circular mils at yung resistance niya per 1,000 feet. Okay? So, you don't have to memorize all of these things. Sometimes, ina-attach naman ito sa mga exam para makuha mo kung ilan yung mga resistance ng mga wire na pinakukompute sa'yo. Okay? Pick para maintindihan mo paano ginagamit yung table na nakita mo kanina. So, sa problem number 1, find the resistance of 650 feet of number 8 copper wire at T is equal to 20 degrees Celsius. So, sa number 2 naman, what is the diameter in inches of a number 12 copper wire? Answer this problem. So, sa problem number 1, sabi niya, hanapin daw natin yung resistance ng 650 feet na number 8 copper wire at T is equal to 23 degrees Celsius. So, sa table, ang copper wire na number 8 ay 0.6282 ohms per 1,000 feet. So, we're going to multiply the 650 feet dun sa value nun para ma-cancel out yung feet na yun at makuha natin yung unit na ohms. So, ang lalabas sa sagot sa'yo dyan ay 0.408 ohm. Okay? So, ibig sabihin yan yung resistance ng wire mo at 650 feet of length ng copper wire na number 8. Okay? So, sa problem number 2 naman, sabi niya, what is the copper wire in inches of a number 12 copper wire? So, sa
table, pag tinignan mo ang area ng number 12 copper wire sa American wire gauge ay 60,529.9 circular miles. So sabi natin, para makuha natin yung diameter, ang formula ng area ay D squared. So kaya kalalabasan, pag kinuha mo yung formula ng diameter, magiging square root ng area. So square root ng area mo, which is 6,529.9 circular miles, ang lalabas sa sagot sa'yo dyan ay 80.81 miles. But ang required ay in inches. So we're going to convert these miles into inches. So you're going to multiply by 1 inch over 1,000 miles. So ang kalalabasan na diameter mo in inches will be 0.0808 inch. Okay? Now, let us discuss resistance in metric units. So, the same formula pa din ng resistance, which is equal to rho L over area. But, dapat ang unit ng resistivity mo ay naka-ohmmeter na. At ang unit dapat ng length mo, naka-meter. At ang unit ng cross-sectional area mo should be in square meter. So, ang area formula na ginagamit dito sa metric unit ay pi r squared at saka pi d squared over 4. So, always remember, kapag British unit ang ginagamit mo, ang area formula ay d squared. At ang unit dapat ang diameter mo doon, naka-mils. So, pag metric unit naman, dapat ang formula ng area mo ay pi r squared o kaya pi d squared over 4. At dapat ang unit ng diameter mo ay naka-meter. Okay? Let us derive the unit ng resistance in metric units. So, dapat ang unit ng resistivity mo ay naka-ohmmeter. So, this is constant. Okay? May table kang titignan dito kung ilan yung resistivity ng bawat material mo. Okay? So, yung length, dapat ang unit ay naka-meter. Dapat ang unit dapat ng area mo ay naka-meter squared. Okay? So, may meter squared yan. So, kapag in-evaluate mo yung buong unit na yan sa formula yan, lalabas sa'yo ohmmeter times meter over meter squared. So, meter times meter ay magiging meter squared. So, makakancel out yung meter squared na yan, ang matitira ay ohm. Okay? Which is the unit para sa resistance. So, dapat ang unit ng diameter mo ay naka-meter. So, para ang kalabasan na unit ng area mo ay naka-square meter. Okay? Metric unit. So, parehas pa rin yung mga material. Magkakaiba lang sila ng value kasi kanina sa British, naka-circular miles ohm per feet. So, dito naman, ang unit ng resistivity mo ay naka-ohmmeter. So, you have to memorize all of these things. So, sometimes, binibigay naman tong data na ito kapag nag-e-exam ka. Sometimes, hindi. So, it depends. So, kailangan mong i-memorize all of these values para matulungan ka sa pagsagot mo ng mga problem regarding this topic. There's some problem regarding this topic para makita niyo kung paano ginagamit ang formula ng resistance in metric units. So, sa problem number 1, sabi niya, most homes use solid copper wire having a diameter of 1.63 mm to provide electrical distribution to outlets and light sockets. So, determine the resistance of 75 meters of solid copper wire having the above diameter. So, ang given lang ay diameter, which is 1.63 mm, and the length, which is 75 meter at copper wire. Okay, so ibig sabihin, ang gagamitin natin resistivity ay yung resistivity ng copper. So, ang pinapahanap ay resistance. Okay? Bago natin magamit yung pinaka-formula ng resistance, which is rho L over area, we're going to convert the diameter first kasi mali yung unit niya, naka-millimeter. So, kailangan natin i-convert yung unit ng diameter mo to meter. So, yung 1.63 millimeter, i-multiply mo ng 1 meter over 1,000 millimeter. Ang lalabas sa sagot sa'yo doon ay 1.63 times 10 to the negative 3 meter. Okay? So, tsaka mo palang pwedeng gamitin yung formula ng area, which is pi d squared over 4. So, i-substitute yung converted data mo ng diameter doon sa formula ng area mo. Ang lalabas doon, pi
times 1.63 times 10 to the negative 3 meter quantity squared over 4. So, ang lalabas na area mo dun ay 2.09 times 10 to the negative 6 square meter. So, tsaka mo palang pwedeng gamitin yung formula ng resistance, which is rho L over area. So, yung rho, since copper ang given, so ang resistivity ng copper sa metric ay 1.723 times 10 to the negative 8 ohm meter. So yung length given na, which is 75 meter, over the calculated area, which is 2.09 times 10 to the negative 6 square meter. So ang lalabas na sagot sa iyo doon ay 0.619 ohm. Okay? Conductors, usually rectangular, used to carry large current within buildings such as power generating stations, telephone exchanges, and large factories. Given a piece of aluminum bus bar as shown in the figure below, determine the resistance between the ends of this bar at a temperature of 22 degrees Celsius. So, ang given sa'yo ay aluminum bus bar. At ang length daw ng aluminum bus bar na yun ay 270 meter. At ang thickness niya ay 6 millimeter. At ang width niya ay 150 millimeter. So, ang pinapahanap ay resistance nitong bus bar na to from end to end. Okay? Okay, let's answer this problem. So, before we continue to calculate the resistance, kailangan makompute muna natin yung area niya. At bago natin makompute yung area niya, dapat makonvert muna natin yung mga maling unit into correct unit. Katulad ng width niya, which is in millimeter, at saka yung thickness niya naka millimeter. So we're going to convert this millimeter into meter para mag-arrive tayo sa tamang unit. So yung thickness, we're going to convert the 6 millimeter to meter. So we're going to multiply it by 1 meter over 1,000 millimeter. So ang lalabas sa yung sagot doon ay 0.006 meter. Tapos yung 150 millimeter, we're going to convert that into meter. We're going to multiply by 1 meter over 1,000 meter, 1,000 millimeter. Ang lalabas sa sagot sa iyo doon ay 0.15 meter. So makukompute mo na yung area. Dahil ang area ay ito, dahil dito dumadalo yung kuryente sa cross-sectional area na ito. So that will be thickness times the width. So kaya yung area formula mo magiging thickness times the width. Kaya 0.15 meter times 0.06 meter. Ang lalabas na area mo doon ay 0.009 square meter, or that is also equal to 9 times 10 to the negative 4 square meter. So, pwede na natin gamitin yung formula ng resistance, which is rho L over area. So, since aluminum yung given, so ang gagamitin nating resistivity ay resistivity ng aluminum. That is equal to 2.825 times 10 to the negative 8 ohm meter. So, yung length niya, that is 270 meter. And the calculated area is equal to 9 times 10 to the negative 4 square meter. So, ang lalabas sa sagot sa iyo dyan ay 8.48 times 10 to the negative 3 ohm, or that will be equal to 8.48 milliohms. Okay? Now, let us discuss temperature effect sa resistance. So, ang temperature coefficient, it is the rate at which the resistance of the material changes with the variation in temperature. So, masasabi mong positive temperature coefficient ang material mo kapag tinaasan mo yung temperatura at tumataas din yung resistance niya. So, kapag negative temperature coefficient naman, tumataas yung temperature niya pero bumababa naman ang resistance niya. So, that is the difference between the positive temperature coefficient and negative temperature coefficient. Okay? So, dito sa topic na ito, we're going to explore and check kung totoo nga yung theory na kapag tinaasan mo ang temperature, tataas din ang resistance ng material mo. Okay? So, this is a table of the temperature coefficient and temperature intercept of common materials that are being used in a wire. So, ito yung mga data na yun. So, you don't have to memorize. Sometimes, binibigay na to sa mga problem. Pero kapag wala, you have to memorize all of this data. Okay?
So, ito yung temperature coefficient niya at room temperature. Tapos, ito naman yung temperature coefficient niya at 0 degrees Celsius. So, ito yung absolute temperature. Ibig sabihin, ng absolute temperature, ito yung temperatura ng material na yan kung saan ang resistance ng bawat material na to ay 0. Okay? So, yan. Ito yun, yung absolute temp na to. To get the final resistance ng isang material mo kapag tinaasan mo o binabaan mo yung temperature ng material. So, ang formula kapag in terms of absolute temperature, ito. Ang R sub 2 mo is equal to T sub 2 minus T over T sub 1 minus T times R sub 1. So, lahat ng 2, final data. So, yung 1, lahat ng sub 1 ay initial data. Okay? So, ito, kapag kinalculate mo yan at pinahaba mo yung derivation niya, nakalalabas ang formula niyan ay ito, yung meron ng temperature coefficient, which is R sub 2 is equal to R sub 1 quantity 1 plus temperature coefficient times the final temperature minus initial temperature. Okay? So, parehas lang yung sagot na makukuha mo dyan kahit ano dyan sa dalawang formula na yan ang gamitin mo. Kasi yung unang formula, gumagamit ng absolute temperature ng material. Dito, hindi niya ginagamit yun. Ang ginagamit niya yung initial temp at saka yung final temperature ng material mo. Okay? Okay, let's solve some problem regarding this topic para maintindihan mo kung paano ginagamit yung mga formula sa temperature coefficient. So, from number 1, an aluminum wire has a resistance of 20 ohm at room temperature, which is 20 degrees Celsius. So, you calculate the resistance of the same wire at temperatures of at 40 degrees Celsius. So, ibig sabihin, ano daw ang final resistance ng aluminum wire mo na yon kapag tinaasan mo yung temperatura ng 40 degrees Celsius. So, ibig sabihin, we'll be expecting na ang makuha nating final resistance ay mas mataas sa 20. Dahil sabi natin, the higher the temperature, the higher the resistance. So, let's solve this problem. So, we're going to solve this problem using the two formula para makita mo na parehas lang din yung sagot na makukuha mo. Okay? So, let us use the first formula, which is R sub 2 is equal to T sub 2 minus T over T sub 1 minus T times R sub 1. So, yung final temperature mo is 40 degrees Celsius minus ang absolute temperature ng aluminum wire sa table ay negative 236 degrees Celsius over 20 degrees Celsius minus negative 236 degrees Celsius times 20 ohms. So, lalabas na sagot sa iyo dyan, final resistance ay 21.563 ohm. So, tama. Kasi, mas mataas yung data mo kesa dun sa initial resistance mo. So, ibig sabihin, dahil tumaas ang temperatura, dapat tataas ang resistance mo. Yung final resistance. Okay? So, let us use the second formula. Let us see kung parehas din yung sagot. So, yung formula sa pangalawa ay R sub 2 is equal to R sub 1 quantity 1 plus alpha times T sub 2 minus T sub 1. Okay? So, you substitute the data. So, ang R sub 1 mo ay 20 ohm quantity 1 plus ang temperature coefficient ng aluminum wire ay 0.00393 per degree Celsius. So, times 40 degrees Celsius minus 20 degrees Celsius. So, ang lalabas na sagot sa iyo dyan ay 21.572 ohms. Okay? So, kung makikita mo, parehas lang yung sagot. Nagkatalo lang sila sa decimal value. So, ibig sabihin, konti lang yung pinakalayo niya pero parehas lang yung sagot na makukuha mo talaga dyan. Nagkatalo lang yan sa dami ng mga decimal places sa computation mo. Okay? So, always remember, kapag nandito ka sa topic ng temperature coefficient, dapat ang unit ng temperature mo ay naka-degree Celsius, okay? Kasi ang unit ng temperature coefficient ay naka-per degree Celsius. So, maraming unit ang temperature. Merong Kelvin, may Fahrenheit, may Rankine. So, you're going to convert all of those data to Celsius first bago mo magamit itong formula na ito. Kasi naka-degree Celsius yung temperature dito. Okay?
Okay, let us discuss conductance and conductivity. Ang conductance and conductivity ay mga reciprocal ng resistance at saka ng resistivity. Ibig sabihin, kabaliktaran ng resistance at saka ng resistivity ang conductance and conductivity. So, ang conductance, that is the degree to which an object conducts electricity. So, ang symbol ng conductance ay capital letter G. So, ang formula niya, that is equal to G is equal to 1 over R. So, ibig sabihin, reciprocal ng resistance mo. So, ang unit niyan ay Siemens. Okay? So, kung isasubstitute mo yung formula ng R, which is rho L over area, makakabuo ka ulit ng bagong formula para sa conductance mo, which is G is equal to area over rho L. So, magbabaliktad lang siya kasi mag-reciprocal yung formula ng rho L over area. Okay? So, ang unit nun ay Siemens. Okay? Now, let us discuss conductivity. Ang conductivity, that is the measure of its ability to conduct electricity. Okay? So, ang symbol ng conductivity ay small letter K or kappa. So, that is equal to K is equal to 1 over the resistivity. So, ang unit ito ay in British unit, dahil ang unit ng resistivity ay circular meals on per feet, babaliktarin mo lang yan, magiging feet over circular meals ohm. Okay? O kaya, kapag metric naman, ang kalalabasan niya, 1 over ohm meter. E sabi natin, ang 1 over ohm ay Siemens. So, kaya ang magiging unit niya, kapag nakametric siya, ay Siemens per meter. Okay? So, I guess that's it. That is the end of this topic. Sana marami kayong natutunan. Don't forget to like and subscribe. So, until next time, bye-bye!